Hello guys, ito na yung video natin sa ginisang mackerel na may upo. Una, basically, nagisa ako ng bawang sibuyas. So, normally, ito lagi yung una kong ginagawa. Kapag nagluluto ako, mostly for any dish, tsaka kapag lumabas na yung aroma ng bawang at tsaka sibuyas, sunod kong inilagay yung chop na kamatis. Masarap din kasi sa ginisang mackerel at upo na may sahog na kamatis at isama na siya tuwing igigisa pala para mag-blend na rin yung kamatis sa bawang at sibuyas. Then, nung malambot na yung kamatis, sunod kong nilagay yung isang latang mackerel. Mga 425 grams yung ginamit ko dyan na mackerel, guys. So, malaki din. And then, para dumami, kailangan durugin at para mas malasa kasi pagka madami yung mackerel. Naglagay din ako ng asin tsaka paminta. So, yan lang yung additional na pampalasa na nilalagay ko, guys. Usually, sa mga niluluto ko. Kahit anong dish. And then, kinover ko to cook for 5 minutes. Then, sunod ko na inilagay yung chop and wash na upo. Maliliit na gayat yung ginawa ko dyan. Then, nagadulit ako ng asin at saka ground black pepper. And then, minix ko konti, stir ko. And then, kinover ko siya for 5 minutes para lutuin yung gulay or yung upo natin. After 5 minutes, ayan na guys, so kumukulo na siya. And then, agad ako ng sili. Gusto ko kasi may konting spice. Then, kinover ko ulit for simmering ng 5 minutes. And then, ayan, hinalo ko siya para mag-blend yung mackerel dun sa upo natin. At saka para mas makulay siyang tignan. Ayan na guys. So, almost done na yung ginisang mackerel natin na may upo. And then, sarap na sarap na ako dyan, guys. Gustong-gusto ko na siyang kainin. At saka tinikman ko din siya. So, panalo na sa akin yung lasa niya. Yummy! Ayan na yung aking finished product. Affordable din to. Approximately, nasa 100 pesos lang ang costing. Yun lang, guys. Until my next video. Bye!